We're very excited to hear your questions and answer them. Lalo na kasi ito yung first suspense thriller movie ng Star Cinema in a long, long time. So, as content creators, excited kami direct topel sa project na to. Ako rin excited kasi first suspense movie ko to sa Star. So, yeah. Thank you. So, one of the challenges na binigay sa amin ni direct topel, paano nyo gagawing mas exciting yung kwento ng Bloody Crayons? So that's when we brainstormed with the group at naisip namin, what if ang pinagmulan ng kwento o ng problema nitong mga barkadang to ay nung naglaro sila ng Bloody Crayons game. So yung mga writers namin, sila Carmel, si RJ, si Kenneth, saka si Justin, pinaisip namin talaga ng mechanics ng isang game kung saan ma-force kang ilabas yung true color mo bilang isang tao. And that's when we were able to come up with the Bloody Crayons game. So, it's something that we developed on our own. Aminin ko na we were very much influenced by the game King's Cup. Kung nakakalaro na kayo, it's a drinking game, di ba? So, using that as a basis, in-improve namin, in-enhance namin, nilagay namin yung elements ng crayons para maging mas exciting yung game na yun for the younger audience. No, it was not. Talagang ginawa namin siya. So, kung raise the stakes. Yes. So basically, kasi syempre magtatanong ng tao, di ba? Parang in this day and age, no one would really want to watch a straight-to-movie novel na yun lang. So ang laging challenge sa mga writers at director ng ganyang adaptations, ano yung bagong ibibigay nyo? So one of the changes we did, maglagay kami ng game. Tama ka, to raise the stakes and to serve as a catalyst dun sa mangyayari sa grupo. We are constantly in touch with the publisher, and through the publisher, si Sir June Matias ng Precious Pages, siya naman yung nag-relay ng changes namin sa author. Definitely, kailangan namin magkaroon ng constant communication with the author kasi we are also giving respect to his original material. At the same time, huwag din siya magulat kasi syempre baka mamaya magulat siya, ay, ibang-iba na pala yung kwento ko dun sa naging movie. So at least ito, alam niya yung changes and he can already tell us, uy, go ako dyan at baka meron pa siya makontribute na details doon sa movie na gagawin namin. Basically kasi, one of the big changes we made was to minimize the number of characters kasi yung original na Bloody Crayons novel ni Josh, it has 14 characters. Kasi couple yun eh, couple by couple yun eh. So may 7 couples doon sa buong story ng Bloody Crayons game. So syempre, ang hirap mong gumawa ng movie na meron kang 14 characters. Ewan ko lang, mamamati siguro si Direk Topel sa pag-cover ng emotions ng 14 characters, di ba? So we compressed the number of characters, we minimized it. Tapos nun, nung nag-discuss sa kami with Sir Jun, nidiscuss namin kung paano namin balak ibahin yung characters or mag-combine kami ng characters. Tapos nun, with the approval of Josh and a little bit of his input on the characters para sasabi naman niya through June Matias na ito yung essential dun sa character. Ito yung, kumbaga, non-negotiable sa character. Then from there, we move on to develop na the characters. To be honest, wala pa talaga akong ginagawang suspense movie. Mostly horror. So this is the first thing. Between horror and suspense? I think horror involves supernatural beings or entities. Parang ganun siya eh. But with suspense, sometimes naman meron din mga ghosts na may suspense. But I think here in our case, ano siya eh, parang a human being against another human being. So mas iba yung, mas mahirap yung dynamics niya actually. Kasi paano ko hilahin yung emotion ng villain tapos papunta dun sa ano na din, sa protagonist at parang ganun. Sa horror kasi ang daling, like for example, a creature, ang daling niya lang manapat kasi medyo na yung nakakatakot yung mukha niya, may fangs na siya. Dito wala eh. So, mas challenging for me itong dynamics ng suspense ng Bloody Crayons. Sobrang demanding as a director si Direk Topel. Sobrang challenging siya. Yung akala kong okay na,
na natatakot na ako sa writer. Akala ko gulat na gulat na ako, akala ko takot na ako. Sasabihin niya, oh, gulat ba yan? Dagdagan mo pa yan, JT. Hindi siya talaga harap sa akin. The voice talaga, nakatalikod lang siya. Ganyan. Tapos in fairness sa kanya, kasi what I admire about Direk Topel, kasi I think you all know naman na Direk Topel is also a cinematographer. So he's a very visual director. Very visual siya mag-isip. Ako naman as a writer, syempre ang realm ko ay nasa words and ideas, diba? Siya talaga ay nakakapag-isip ng parang, okay, yan ang gusto mong sabihin, visually, ganito ko siya interpret. At pag nakita ko na dun sa monitor nung sa shooting namin, sa monitor, oh my gosh, ang ganda ng framing niya, ang ganda ng composition niya, ang ganda ng shot niya. So yun siguro yung pinakamagandang nangyari when you're working with a director na alam how to visually translate your story. Nagiging mas maganda pa yung idea sa nabuo. Sometimes kasi niloloko ko rin sila, tsaka yung writers, yung mga writers, na parang when they write it, parang they say like, nagtatago siya, takot na takot. And then I tell them, anong nakatakot? I mean, how do you translate it to ano, visual ano, image, no? So parang, I always challenge them not to come up with, you know, parang literally, ano yung nangyayari sa scenario, sa scene, no? So, let's say for example, meron kang pader dyan, anong, diba, nagawa na natin, nagtatago, bigla may nalabas na kamay. So, yun, mas naging collaboration, hindihan ko sila ng ideas hanggang sa makabukam ng unique na panakot. Who is killing you and your friends? Ano ang kaya mong gawin for your friends? Kasi instinct mo naturally is to save yourself eh. And yun ang naging crisis ng mga characters namin. Diba, all of, bigay ko lang yung premise. The setting is on an island. An island where the only way you can go into this island is by riding a boat, and the only way to get off the island is ride that boat again outside, diba? So no one can come in and get out of the island. So ngayon, ang nangyari, trapped kayo doon, and there's a killer on that island, isa-isa kayo, ang natural instinct mo, I'll save myself, diba? Pero ang gusto namin tanungin ngayon sa characters, at hopefully matanong ng tao, pag-inood sila doon, pero when you are given a choice, di ba, to save another friend, but that means risking your life, are you going to take the risk? So yun yung sanang gusto namin maging takeaway ng tao. How far can you go in helping out a friend when your life is also at stake? Yung totoo niyan, sa story naman namin, kasi it's a fictitious island, so kumbaga, hindi naman kami nag-set ng halimbawa, si Kior na yan or si Buga niyan. So we had to choose different kinds of beaches. I mean, namin, nag-shoot kami in Batangas, nag-shoot kami in Bataan, may scenes din kami in Tanay Rizal. So marami kaming locations. Actually, nga sabi nga namin, tour of Luzon yung ginawa namin in making this, movie. Yun. So we had to choose kasi yung tamang location for a particular scene. Kasi yung island namin, ito yung demands namin kay Direk Topel ha, kinaawa naman kami sa kanya. Sabi ko, Direk, sa script ha, that the island must be isolated, walang nearby islands. Okay, so saan kaya harap ng island na yun? Pangalawa, the actors, the characters have to go through a dense forest before reaching the house on that island. So syempre parang si Direk Topel, saan ako hahanap nung ganyang klaseng lugar. So kailangan namin talaga yung At may cliff pa, oo. So kailangan talaga namin mag-scout ng iba't ibang locations to make up the geography of the movie. So palang pakan ng location namin. Yes, at saka producer namin si Marge Lachica for her patience. Actually, gusto ko rin talaga Visayas or somewhere na kaso ganun yung tingin sa akin ni Ms. Marge nung pinag-usap. So ito po kasalat ni Ms. Marge at ating producer. Nasagot niya lang sa akin at paano? Eh, kasi hindi niya sabihin. Yung mga actors namin, nadaming show. So hindi namin mahihila basta-basta sa malalaking diba? Okay. So maraming salamat sa vloggers nito ngayon. And to all of those who are watching this vloggers conference, I hope you continue to support Bloody Crayons. Ito ang pinakamasaya, pinaka-exciting na pelikula itong coming July. So sana lahat po kayo pumunta sa sinihan and you'll enjoy this not just with your friends but even with your family. Mag-enjoy kayo sa paghula kung sino ang killer at hindi lang to suspense, isa rin tong enjoyable. Sabi ng James na thank you very much.
Pero para sa akin, ito yung pinaka magandang suspense movie na nagawa ko. Kasi ito pala naman talaga. We're very happy sa mga nagustuhan nyo. Supportahan nyo kami.